mabawasan ang salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas. Sila lamang ang siyang maliligtas. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Hapon po sa aming pong mga taga-subaybay. Narito po muli tayo sa ating programa ay sa kasulatan Gabay sa Mga Kabataan. So ngayong hapon po ay magpapatuloy po ang ating topic po nung nakaraan. Kung kayo po ay may mga libro na sulat po ni Miss Ellen G. White, ay samahan niyo po kami ngayong hapon upang talakayin po ang lessons in economy. So syempre ngayong hapon ay kasama ko muli ang aking mapitag at aking magandang sister na kung saan Sister Sharon De Los Reyes upang magpapatuloy patuloy po tayo sa huling yugto po ng ating pag-aaral tungkol po sa lessons in economy. So ngayong hapon, before po ako mag-opening prayer, ay gusto ko po sanang batiin ang ating po mga sponsors. Yan po si Kuya Toti po at saka po si Ate Shirley Santos. Nandiyan po sa Amerika. Magandang hapon po sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali. Magandang at syempre naman talaga, yung ating masugid na mga taga-subaybay. Andiyan si Patrick Gonzalez. So later, brother, makikita mo na yung susuot ng asawa ko yung pang get up na sponsor mo. So, wait ka lang dyan. And then, si Miss Kirma sa Cyprus. So, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din sa iyong mahal na asawa. And then, syempre, sa Early 7 Strike Land. Okay, sister siya. At sa Sister Perla Ramos dyan sa Batangas. So, shoutout kay Ate Bot dyan sa Amerika. Malamig-lamig pa ba dyan dito sa Pilipinas ay masyado nang mainit. Okay? So, nagyayelo na tayo sa nagyayelo na. Binabati ko rin po yung makasama po natin dito sa studio, ang aking anak na nag-aaral, nawa ay matuto ng mabilis. Kasama po ang aming direktor na si Brother Dondon Argente, si Alexis Camacho, si Brother Raymond Cada na nag-iintay sa kanilang segment, si Ate Lisa San Juan. Ayan, thank you sa iyong masarap na pamerienda. At syempre, para kay Doc Mariel kanina, salamat sa iyong dedication sa ating program. At ngayong hapon, sister siya, ay babatiin ko rin si Teacher Joey Yan Toledo, siya si Carl Kalimlim. So, bibisita kami sa'yo, Teacher Joey. Hold ka lang dyan. At saka, syempre po, ako po
po ay nag-extend ng condolences po sa aking classmate na namayapa, no, yung kapitbahay natin, sister siya. Oo, si ang pangalan niya po ay si Jocelyn Lacandaso, if I'm not mistaken. Oo, yan ay kabatch ko at ka-classmate ko. So kagabi ay umaten sila sa Lamay. So babatiin ko yung mga classmates ko na pumunta roon. Yan po si Romina Romero Tongga, siya po ang aming president po ng class 1997, at syempre aking BFF na si Cheryl Alagao Bueno, at saka si Jocelyn, yun nga, no, yung namayapa namin, ano. So shout out sa mga kapamilya na waay ang pagpapala ng langit at ang pag-aliw ang ibigay sa kanilang pamilya sa kabila ng kanilang mga nararamdamang kapag kapighatian ngayon. Pero naniniwala tayo si Sir siya, diba, sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Pag tayo naniniwala sa kanya, ay siya'y muling bubuhayin at makakasama natin doon sa langit na bahay. Kaya po sa mga taga-subaybay, huwag po kayong manawa na sumubaybay sa ating programa upang makamtan po natin ang katotohanan. So ngayong hapon, si Sir siya, yun lang po aking mga babatiin. Ikaw naman po ngayon ang bumati. Ayan, so binabati ko yung mandi ko rin nakita kahapon, no, kaila mami. Ayan, sa langaw na kasama namin. Good afternoon sa'yo. Kanina pa siya. Yung langaw na ito. Ayaw niya talaga tumigil. Ayan. Naligo naman po kami. Ayan. Tapos, umiyan. Tapos, binabati ko pa yung si Mami Esther Deles. Ganoon din po Sister Beth. Si Mami Lily. Ganoon din po si Ate Ruth Tobias. Ayan. Sila Joy. Ayan, sila Jael. Ganoon din po sa Bilyones family. Ano kay Ate Tess. Ano, palakas ka lang, Ate Tess. And ganoon din po, kami rin po ay nakikiramay sa pagkawala naman sa ating kapasit. Carlo. Ano si Carlo. Ayan, okay. Sa Kyok family. At ganun po sa mga kapatid na natin nasama kahapon. Ayan, nasa lang po kayo ngayon. Ayan, ang mga kababaihan na nasa Palawan, kayo po ay mag-iingat dyan. At ganun po sa aking mga magulang, kay Mami, Daddy, at kay Jasper. Ayan. So, at kay Ate Kyle, gising na anak. Ayan. At ganun po sa mga, ayan, kay Ate Brains, wala siya rito, no? Ayan. So, tayo po ay nagpapasalamat sa usang oras na naman natin pong ano, no, mag-aaral tayo, Alin Sister Ye, ng mga salita ng Panginoon na hindi pa tayo natapos sa ganito. Last no? na to, last oh, na. Last na talaga to. Ay, maganda po ang admin topic sa hapon. Okay, thank you, Sister Sha. So magdadagdag ako ng bate. Pasasalamatan ko po andyan po sa Batangas. Nung nakaraan ay umatin po kami ng district fellowship na aking asawa at ni Brother Denmar. So syempre yung aking pinsa na napakagwapo, si Brother Herson de los Reyes. Salamat sa iyong mainit na pagtanggap. At tayo, Sister Sha, ini-invite diyan na mag-swimming. Na kanila mismong pastor. Doon daw tayo matutulog, mag-tent. Okay, so pwede ba yan? Kailan na ba yan? April na daw. Na daw April, sige, yes. Sa katapusan na tayo. Oo, so marami tayong mga appointment. So salamat po sa inyong pagsuporta sa ating programa. Doon po sa mga followers po ay thank you very much po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay para po ma-share pong pabalita po ng ating Panginoon. Okay, so this afternoon, Sister Sha, siguro magpatuloy na tayo, pero dagdag bati na lang po dito sa bagong dating ang aking guwapo-guwapo daw siya na aking asawa, si Brother Fernando Baisa Camacho Jr. at si Brother Jerome na mukhang magpapalamig sa mainit na panahon. Ayan, so ngayong hapon po ay samahan niyo po kami para po sa ating paunang panalangin. Ama naming banal, sumasalangit ka sa hapong ito, Panginoon. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo sa pagsasagawa po na aming programa, sa pagtuturo ng mga aralin para po sa aming mga kabataan at gano'n rin po sa aming mga magulang upang magabayan po namin sila na nasang-ayon po lamang sa inyong banal na kalooban. Nawa niyo, Holy Spirit, ang patuloy na igabay sa amin upang sa gano'n ay mga sasabihin at gagawin ay maging kasang-ayon lamang po na inyong banal na kalooban. Pagpalain, Panginoon, na ang mga tagapakinig mula sa bata hanggang sa pinakamatanda. Nawa niyong pagpapala ang patuloy na ipagkaloob sa amin sa mga may karamdaman, Panginoon, nawa sila po hipuin at pagalingin. Pagpalain ang mga pinansyal na pangailangan upang matustusan po namin ang mga gawain po upang mapalapit na po yung ikalawang pagparito. Patawarin din kami, Panginoon, kung sa inyo po kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. Tulong po aming hiling at dalangin, alang-alang na lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so sa mga taga-subaybay, we are at the end, no, Sister Sha, part 3 na po ito. So, medyo mahaba po kasi ito at napakaganda ng lessons. Actually, Sister Sha, nung nasa jeep ako, medyo nag-iisip-isip ako kasi I want to give reflection on myself. Ako ba, nung kabataan ko, kasi si Miss Ellen G. White, as early as 12, talaga mang she earned money, talaga meron siyang business or trade para makatulong siya sa ministry. Ngayon, makabataan natin, naiisip pa kaya nila na magtatrabaho ako, ilalaan ko to para sa ministry na Panginoon.
ganun. Or magtatrabaho ako para makabili ako ng iPhone, makabili ako ng luxury bag or something for personal things. So kanina, habang nasa jeep ako si Sir Sha, naalala ko nung akong high school, tuwing bakasyon, di ba si Sir Sha, parang tayo ganun ano, pag may bakasyon dati na April or May, kami po ay nagkakaroon ng part-time job. Minsan, naranasan ko mag-work yun sa Area 1 para nagtindera ako yun sa mga gulay as early I was 14. So for 2 months, ako po yung nagtatrabaho tapos iniipon ko yun si Sir Sha para pagpasukan, meron naman akong pambili ng mga personal things natin kasi alam naman natin si Sir Sha, sa dami natin yung magkakapati, di ba? 7. So, napakahirap pag-aralin ng 7 mga anak. Syempre, hindi naman lahat maibibigay. Yung talaga namang minsan wants natin, ano, nabibigay ang needs. Pero yung wants na gusto nating bagong minsan pantalon o damit, kaya kailangan natin maghanap buhay tuwing bakasyon para meron tayong kahit papaano pocket money. Ayan, so natutunan ko yun as early as 14, tuwing bakasyon yun hanggang makapag-college ako na din ako. Ako din, I remember yes, clearly, no? Yung kila Brother Angka, kaya rin mapasa mo kala Brother Angka dati sa Kadiwa. So, experience na naman parang, basta every summer parang, sister, meron bang bakante, ganyan. So, dati parang 50 lang ata yung per day, no? 40. Sobrang bata, o. Oh, kaya parang 50 yung sa akin, eh. Tapos yun, every summer talaga, nag-iipon, may ipon bigay sa, ano, sa magulang, then yung kalahati talaga. And I could say na, walang masama. So, sige, hindi naman siya yung, ano, bata, pa magtrabaho mo na, hindi siya yung child labor, no, na parang, ano yung pinagtrabaho mo yung anak mo, bata-bata pa, di ba? So, it is also one way to teach us exactly the importance of money, na kung saan talaga we value. Kaya sa akin, nagbavalue ako, kahit wala nang natitira, pero I value talaga yung pinaghirapan ko, eh. Kahit yung hindi ko nga pinaghirapan, binavalue ko, eh. Kasi nga, mahirap talaga. So, siguro at early age, siguro dala rin na ating kahirapan. We are not really well provided, eh. So, unlike sa mga kabataan, talaga everything is provided. So, sa ating pinaghihirapan natin bago tayo makabili. Ako nga yung phone ko dati, Sir Yen, no? College student, sayo, wala pa yung phone nun, eh. Nakakuha lang ako ng phone, nakapulot kami ng phone. Yun, may phone na ako kasi napulot ko. Yung mga Nokia pa yung brand dati. 110 pa. O, 110 pa siya, diba? So, yun po yung mga panahon na kung saan, looking back, walang masama kasi natutunan din talaga namin the value of money. Okay, thank you Sister Sha. Ako nung nasa AUP naman kami Sister Sha, yung allowance naman namin ay aming tinitipid. So yung mga roommate ko yan, shout out kay Nadia Mirato, kay Rose, and kay Michelle. Ang gagawin namin, titipirin namin yung baon namin kasi gusto namin mag-shopping ng mga damit. Siyempre pagka hindi mo natipid yung allowance mo, wala ka na. Hindi ka pa allowance mo noon. Parang 200 plus for 2 weeks. Oo, para sa akin 300. E pamasahe for AUP, parang 120 balikan. So talagang tipid naman talaga. And pero nakakaipon ako si Sir Sha ng mga 1,000. So after end of semester, ganyan 3 months, magsa-shopping kami sa Balibago. Oo, oh, kami nga ni Nanette dati na shout out kay Nanette Donoso, no. Kami po ano, parang I plan lang talaga sa 7-Eleven, hanggang doon na lang nararating namin, eh. Saan ba aabot yung 20 mo? 7-Eleven kami, may hotdog ka na noon. Oo, naku yung ano, yun, so yun po. Okay, so may mga ganun talagang bagay. Pero alam niyo po ba mga kabataan, kung mararanasan niyo po magkaroon ng part-time job at mabili mo yung pangangailangan mo, ay ano, parang ang sarap sa pakiramdam, tama po ba? Para bang, uy, pinagpagurang ko to, kaya pinahahalagahan ko to. Ngayon sa mga kabataan ngayon nanonood, ayan Sister Sha, magbabakasyon na, di ba? Ayan na naman, siguro parang nag-post ang DepEd, parang katapusan ata ng April kasi sobrang init po ngayon. So baka May, June, July, or sa private ay mga June pa. Ngayon po, china-challenge ko mga kabataan, willing po ba kayo magkaroon ng part-time job para naman kahit papaano ay makatulong kayo sa inyong mga magulang. So ayan ano, so napakahalaga si Sir Sha yung mga lessons about economy. So ngayon po, tungo po tayo sa number 6. Hango po ito sa sulat ni Ellen White. Sabi po ng question po rito is, how our youth must not do with their time? Ano ba yung dapat nating wag gawin sa ating mga oras? Ito yung una, babasahin ko, Nothing to Lose. Pakikanta mo si Sir Sha. Sobrang sikat niyang kanta na yun, Nothing to Lose, di ba? Nothing to Lose. So bakit ba si Sir Sha sinabi ni Ellen G. White na dapat daw wala tayong wini-waste na time? Ano ba ang gusto niyang iparating sa ating mga kabataan? Oo, kasi mga kabataan natin ngayon, kaya itong magulang, we like wasting our time. Siguro lalo kapag yung idle time, no, kapag walang pasok, yung akala mo nag-aaral, pero talaga nag-aaral si Sir Ye, eh. Ibang kabataan din kasi
talaga ngayon. Kahit yung mga parang busy ako. Mga tao mo nakahiga, puro cellphone lang yan for the whole day. Mas marami silang time na sinasayang kaysa ginagamit. And that is dangerous kasi alam mo yun, yung idle time natin, napag-aralan din natin yan dati na the devil will use that kind of idleness para hindi natin makita yung necessity, yung needs na tayo dapat ay nag-e-enhance ng mga talento meron tayo, nagagamit natin. Kaya bakit kailangan kapag, di ba, we encourage also, sir, yung ano yung pag nag-LA ka rin, di ba? Yes. Yan, nag-canvassing kami. So, ako nag-canvassing po ako. Nasa Pasay City Academy ako dati. Nag-canvassing kami talaga. First year high school ako nun, sir, kasi lakuya nasa Pasay lahat. Tayo nasa public school na. So, nasa Pasay ako ng 1 year. Sabi nga, lagi kami may goal. So, kailangan namin talagang pumunta sa iba't ibang uri ng mga lugar. Kaya siguro ako mapalamukha ako kasi sa mga ganung edad, tapos sa Manila, kailangan mo talagang kumatok sa mga offices, pati mga guards, kahit sino. Nakatayo man yan, may matindahan, pupuntahan mo talaga. So, I practice na kung saan, kahit mag-summer ka, we never wasted yung summer break. Parang lahat ng break siya, opportunity para kumita ng pera. Ngayon, lahat ng break, may opportunity para maglaro ng online games. O kaya naman, movie marathon, Netflix. Alam mo yun, na sobrang wasted talaga yung time. Na instead na natututo tayo ng iba, o kaya na ma-master natin. Halimbawa, yung mga kabataan na gusto ng music, nagigitara. Pero pagdating ng bakasyon, wala rin gitara. Parang nagagamit nila yung pagigitara pag sa church, pero yung routine, ano yung habit nila, instead of enhancing their skills and talents for the Lord, ano nangyayari tuloy? Nagiging personal, and they wasted a lot of time because of that. Personally, talaga ako, mga sudyante ko, hindi nag-aaral yung pagbakasyon. Kasi kan bakasyon is bakasyon, di ba? So, walang extra yan. Unlike dati talaga pag may bakasyon, kung ano yung pwedeng pasuka, o may racket ba dyan? Yes. Di ba, nag-fishball kami? Kaya magbibenta kami ng ice candy. Alam mo yun, just to have, or ice, di ba, yelo na nga lang, na ibibenta pa dati. Kasi parang, kailangan mo talagang kumita. Tapos, kapag ano naman, yung mga damit na second hand, yung mga love clothes natin, ay ginagawa talaga naman namin, ay binibenta rin namin sa mas murang halaga para makatulong din naman. Bote, jari, kulang na nga lang, di ba? So parang lahat na ng bagay, if we could practice talaga yung ganung economy sa ating kabataan, we should not waste a lot of time. Kasi a lot of time talaga, pag nasabi ko nga, no, once our time na lumipas, mga kapatid, ay hindi na natin ito maibabalik sa suye. So sobrang nakalungkot na we waste a lot of time. Kahit sa church, like pag yung pahapon na after ng lunch sa church, parang kahapon, no, lahat talaga ng mga kabataan, may ako din cellphones. So habang tapos kumain, talagang idle time, dead time talaga. Talagang ang ingay natin sa iglesia, ang dami nating gustong ginagawa na hindi kaayon talaga sa oras ng ating Panginoon. And that is also waste. Sabi nga sa atin, nothing to lose, di ba? Kung hindi ka magaling magbasa, you practice reading, di ba, Sister Ye? Hindi ka gusto mo maging magsulat ng mga literary pieces, why not, di ba, mag-compose ng music o ng awit? Kailangan natin gawin kasi nothing to lose in our time. Sabi nga natin, time is precious and time is also God's steward, di ba? Tayo ay mabuting katiwala ng ating mga oras. Okay, thank you. Sabi nga po ni Miss Ellen G. White, consecrate every day to the service of God. Ito pa, Sister Sha. Siguro maraming tatamaan dito, no? Kasi nga, dapat consecrate, meaning gawin nating kabanal-banal yung everyday natin sa paglilingkod sa Panginoon. So talagang selfless, no? Selfless love. Hindi pwede yung selfie-selfie. Dapat talaga ay we have to consider ourselves last. Unahin talaga ang Panginoon. Paano to, Sister Sha? Sabi po ni Miss Ellen G. White, don't spend holidays in idleness, nor much money to spend in self-gratification. Ayan, siguro dito yung ano eh, maraming biktima talaga ito si Soya. Kapag, syempre sa atin kasi yung the fruit of our labors, no, parang halimbawa, pinag-ipunan mo naman, diba? You deserve, deserve. Oh, I deserve this. I deserve the best, diba, mga kapag, diba, Ma'am Kierma, no? Parang, nang trabahuan ko naman to, I deserve something better for myself. However, sobrang selfish natin kasi we focus lang sa self natin. Tandaan natin, lahat ng kinikita natin
ay para sa pang ay bahagi ito no ng kanyang biyaya. So sa mga kabataan, magano'y kasi parang kagayan holiday na naman, 'di ba? So yung habang ng holiday, kayo nasa mga public schools, sa government offices bukas, wala na silang pasok. Sana all. Dapat sana all talaga kasi bakit may pasok kami? Bakit hindi nag mental health break ganyan? Para sana tuloy-tuloy no yung sabi nga long weekend, long holidays. Katatapos lang ng ating holidays. Ngayon, meron na namang holidays, di ba? Masaya. Sana all. Lagi may holidays. Ang malungkot, sabi ng mga ka-teacher ko, pag holiday, pag basok nung Monday, wala nang, kasi kasweldo lang nun eh. Di ba? March 27 was a salary payday. Dumating ang April 1 Monday, April Fool's Day, wala nang pera. Bakit? Nag-holiday kasi. Ang sasabi nila, they spend a lot of money like going out, you know, swimming, don't we deserve it? Wala naman pong masama sa ganitong mga bagay, pero ang problema kasi, yung priority natin, no? What we prioritize. So, halimbawa, pinag-iipunan mo yung isang bagay, dapat kung nag-iipon ka para sa mga gusto mo, mag-iipon ka rin para sa pagtulong mo talaga sa gawain. And then, extravagance, 'di ba? Hahanap ka ng magandang place tapos ipo-post mo, punta ka sa magandang lugar, kain ka sa gantong lugar, 'di ba? Oy, sana all nakaboracay ganyan. Kasi may pera ka, pwede ka magboracay eh. Pero ang tanong, what kind of ano naman yung effort mo, yung the remaining dun sa pera mo, naitulong mo ba? Or mas marami kang ginastos, di ba, sa sarili mo kaysa sa pagbibigay ng offering o sa pagtulong sa gawain sa church? Dun tayo minsan, hindi nagiging mabuting katiwala. Mga kabataan, no, na kung saan pag holiday, anong pong ginagawa ng ating mga anak sa ating tahanan? Shout out po kayo dyan, di ba? Puro lang cellphone yan, di ba? Puro lang ML, Mobile Legend. Ilang oras sa Mobile Legend, kaya minsan nakastress din kasi alam mo na mali eh, sabihan mo, magagalit sa'yo, minsan na naman to, gaganyan sila. And then, ang malungkot niyan, panonood naman ng ano, hindi wala ngang Netflix sa cellphone naman, puro TikTok. Maghapong TikTok, kumakain, naka-TikTok, nagpipray, nagdi-TikTok. Diba? So, the idleness of our time, no, when our youth talaga, ay kailangan ito ay maiwasan. Sabi nga natin, no, ang paggagastos ng sobra-sobra na hindi naman necessary pagpunta sa mga bakasyon na bongga talaga, no? Wala nang masamang magbakasyon kasi you deserve naman to take some break. Parang malungkot lang yung buong ipon mo ay naubos. Every time dun lang iniipon mo, yun lang pala talaga sa'yo. But then, kung nag-ipon ka both na parang ito sa Panginoon, ito sa pagtulong ko, ito naman sa ano namin, di ba? Sa savings, ito naman sa ano, sa paggala, ganyan. Wala nang masama. Pero kung ang kabataan ipon tayo ng pera. Saan tayo punta? Noon tayong sine. O kaya kain tayo sa gento, mag-buffet tayo. Magkano ang buffet? Pero hindi tayo makatulong sa mga nagugutom. Di ba? Hindi man na tayo makapagbigay ng toothpaste sa mga kulungan, ng mga sabon. Hindi man tayo makapag-offer ng lugaw na once a month na lang, no? Na kung saan ang mga kapatid ay magbibigay ng pangkain, no? Makapagluto ng lugaw. Tinapay. Kasi ginagawa lang natin ito rin si Sir Ye. Kapag may event lang, no? Which is dapat nagiging ano natin siya, yung sustainable na pwedeng makita ng community na mga kabataan talaga ay involved din naman sa tinayin. Parang puro na lang labas. Parang, o tara, may gito tayong event, may sport fest tayo. Pero ang tanong, tumulong rin ba tayo sa mga mas nangangailangan? So, we spend too much of time sa practice. Kaya may mga games tayo, Sir Ye, na idle game. Yan, chess. Kaya sa Ellen G. White, sabi niya, sa sports, chess should not be allowed in our kabataan. Kasi nga, yung oras ng pag-upo mo, pag-iisip mo, di ba, ano pa yung mga sports like basketball? Kasi may mapustahan yan, talaga yung mga history nila. So, bakit sa mga sports minsan, ay dinidiscard siya ni Ellen G. White na sa mali? Because yung time ng practice, sobrang haba rin ang time na, di ba? Tapos talagang pag naglaro sila ng mga sports, ay labanan talaga ito. It is palakasan eh. Ang sports kasi ay labanan ng malalakas. Di ba? Ang labanan ito ng mga matatatag. Ayan, so, ano nangyari? Because of too much of spending, you know, hindi lang sa pera, sa panahon, ganun din naman sa mga bagay na puro lang pang sarili natin. And that is sin, ano, sa ating Panginoon.
Okay, thank you. So actually, Sister Shia, yan nga nagiging problema ng ating kabataan. They don't know how to manage their time. So paano ba sila maglala ng oras sa kanilang mga, let's say, a pastime? Kaso minsan puro pastime. Nakalimutan na tumulong sa mga magulang. Hindi po katulad nung kapanahonan namin, may mga responsibilities po kami sa tahanan kapag kabakasyon. Ako naman po, in fairness, si Alex kasi sinasabihan ko siya, oh, holiday. Ito ang yung gagawin. So dapat ma-accomplish niya yon para mabibigyan din sila ng tamang disiplina kahit nasa bakasyon sila. Inuturuan natin sila magnegosyo. Ako nga sabi ko, Sister siya kay Alex, o magbabakasyon ka. Ang lapit natin sa covered court, marami nagbabasketball. Bakit mag-ano tayo niya ng, ano, ng buko? Palamig na buko kasi ang mura ng buko sa amin. Eh kung lahat ng players bibili sa'yo, eh di makakaipon tayo. So dapat yung mga kabataan, huwag natin masyado silang kinocomfort sa panahon natin ngayon. Turuan natin sila kasi hindi natin alam ang buhay natin kung hanggang kailan tayo nakasuporta sa kanila para anytime na mawala tayo ay ready silang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Kahapon nga si Sir siya, tinanong ako ni Brother Jasper, sabi niya, Ate, okay lang ba yun? Ba marami kang pera? Pwede ka naman bumili ng hindi masyado mahal na bag. Pero dahil sa nakita mo na may pera naman ako, I need to, yun nga, the serve ko na makabili ng mga mamahaling mga bagay. Mga okay lang. Sabi ko, branded. Para sa akin, kung i-invest mo siya at later on, itutulong mo, why not? Pero kasi ako medyo, dapat po ang mga Kristiyano ay cost-effective or cost-efficient tayo sa lahat ng pagbili. Kasi hindi po tayo tinuturuan ng ating Panginoon na maging magastos. Kung babalikan niyo po ang buhay ni Jesus Christ, namuhay siya na sobrang simple at sa mahirap na kalagayan. Pero hindi ibig sabihin maging mahirap tayo. We have to learn how to be satisfied with what we have. Kasi mga... In simple. Kasi minsan, Sister siya, hindi natin maiwasan mga Pilipino kasi ano yan, ano ba, tayo ay ganito. Nabawa nakita natin, uy, yung kapitbahay, may ganitong kotse. Aba, bibili ka rin ng ganong kotse pala. Sana all. Utang, di ba? No, ang laki pala ng loan. So, isipin natin, ano yung itinuturo natin sa ating mga anak habang lumalaki kasi matuto sila masatisfy at magamit yung mga pinagpaguran, lalong-lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Turuan natin sila sa habang sila ay nasa murang edad na sa bawat na earnings nating pagpapala galing sa Panginoon, dapat maging kabahagi din sila sa pagtatapos ng gawain. Para sabi ni Sister siya, no, naalala ko nung ako'y AY District President, naalala ko nung kabataan ko, mag-boyfriend pa lang kami ni Bro, nag-hiking kami, kasama ko yan si Kuya Sam, shout out, ano, nung dalaga pa po ako dyan ata sa Pami, yan ang alala ko. Alam niyo po ba, hindi naman po sa pag-aano, ang kinolekta ko lang po na bayarin po ng kapatid ay 50 pesos. Kasi alam ko mga kabataan ay walang budget. So sa mga kabataan, pag may pa-program tayo, wag na tayong umasa, wag tayong masyadong maningil ng malalaki. Kasi ang burden po yan nasa magulang. Unless, tinuruan niyo yung mga anak niyo na magkaroon ng lessons in economy at may sariling ipon. So parang, mami, mama, hindi mo na ako kailangan sponsoran dyan. Nakaipon ako galing sa allowance ko. Sasama ako sa mga church activities kasi may ipon ako. Pero kukunin nyo yan sa parents nyo, it's a big, big no. Kasi ang mga magulang, nag-iisip niya, Sister siya, pag bakasyon, ay, makakatipid ako ng baon ng anak. Kasi ano, piniprepare naman yan sa pasukan? Tuition fee naman. So, nakakapagpahinga kami konti, pero alam nyo, nakaplano na rin pag bakasyon. Mas maraming gastos. Yes, kasi mamimili ka ng gamit, magkano ang gamit ngayon, Sister siya, bagong sapatos, bagong bag. Pero mga kabataan, naiisip nyo po ba yan sa mga kabataang nanonood kung paano ano naiisip na mga magulang nyo paglaanan kayo para sa pasukan or hinahayaan nyo lang mga magulang nyo ang mag-alala. Dahil nga, di ba, may kultura daw tayong toxic family culture na wag mo daw gawing investment yung anak mo. Dapat responsibility nyong pag-aralin, pakainin. May mga ganyan ako nababasa sa social media. Pero alam nyo po, sa mga anak, intindihin nyo mga magulang, hindi po kayo mayaman. Kung hindi kayo nilikhang mayaman, abay, tumulong kayo. Kung kayo pinanganak with golden spoon, Mas tumulong kayo kasi para baka bumagsak negosyo nyo, di ba? Actually, yung mga totoong mayayaman si Sir siya, napakatipid naman talaga. Yung mga nakikilala ko sa AUP, pag nakita mo pananamit, hindi namimili ng brand. Nakachinelas lang pag nag-mall. Pero ang laman ng bangko naman ay nag-uumapaw. Eh, mga Pilipino, show off, di ba tayo na, uy, ano yan, ganyan import. Pero sa totoo lang, wala palang laman ang wallet. Parang, si Chabit Singson, ano, na-interview. Sabi, Sir, patingin nga po ng wallet niyo. Di ba, uso nga yung check ng bag tsaka wallet? Wala akong wallet. Ay, wala po kayong wallet. Ano pong meron sa bulsa niyo? Hindi. Ano pong meron sa kanya? Lastiko.
kasi tinatali niya yung cash niya. Hindi kasi kasha yung cash niya sa wallet. Lagi daw siya may 50,000. Yun sabi niya, goma. Ano pong meron sa goma? Nakabalot yung 50 mil ko doon sa aking bulsa. Wala po akong wallet. Sana all kayo, challenge ko sa inyo, pakibuksan nga ang wallet, magkano laman niya? Wala. 100. 100 o barya pa. Okay, so sister, magpatuloy tayo. Meron pa rin po dito, sabi po ni Miss Ellen G. White, submit to Christ so the Holy Spirit will accomplish a great work for Him. So kapag po kasi tayo hindi nagpasakop sa ating Panginoon, dito po nagkakaroon tayo ng failure. Minsan nalalaanan natin ang budget, yung mga bagay na hindi naman ikakapuri ng ating Panginoon. So later on, it's a waste of money and time. Pero kapag nilaan nyo po yung sa gawain ng Panginoon, ang sarap ng fulfillment, para bang nag-work ka, tapos sige, ilalaan ko to para sa VBS, para sa Adopt a Child, kasi magpapasok ka na, diba sister, siya, kailangan din natin tumulong sa ating community para magkaroon naman sila ng mga school supplies, okay? So sister, siya, ito naman nakalagay dito, is sacrifice for the sake of others. Ano ba ibig sabihin ng sacrifice for the sake of others? Ito ba yung kailangan ba natin talagang wag nang bilhin yung mga gusto natin para lang iba sa ibang tao. Iba kasi yung I agree with you, no? Hindi kasi ang ating kasi economy, kasi mahirap intindihin to kapag hindi natin napapractice. Kasi lagi isipin natin, ako naman nagpakahirap dyan na grabe, ang dami kong nag-aral ako para ma-achieve ko yan. Sumali ako, nag-effort talaga ako, nagtipid ako para magkaroon ako niyan, para to buy this, ano? Pero may mga bagay kasi na hindi siya gusto lang. Dapat kasi sa atin yung necessity talaga, yung kailangan natin na doon tayo. Kaya God wants us to live simply, in a simple life. Diba? So makikita mo sa simplicity ng buhay natin, like Jesus Christ, hindi naman talaga siya nag-aim at wala siyang biniling mga sikat na mga brands. Sa atin kasi, we go with the flow, we go with the standard, we go to the world perspective. That authority must come with cars. Yung authority, kailangan may pera ka. Ang authority, kahit sa loob ng iglesia, in politics, dapat may pera ka. Pag wala kang pera sa iglesia, wala kang kapangyarihan magsalita, di ba, Sister Ye? Ganun din sa pamilya, no? Kaya sabi ko nga doon sa mga matatanda, sa pamilya, kung sino may pera, siya lagi ang may say. Pag wala kang pera at bunso ka at panganay ka pa, wala kang karapat ng mag-decide. Kasi ang nade-decide yung may pera. And that is one way that, you know, it saddens the family part nowadays, kasi yung respect talaga nawawala, kasi ang nangyari, pera-pera lang ito. So ngayon, limbawa yung kanyang example mo, no, na parang bakit kailangan natin, parang bibili ba ako ng bags? Ang dami mo ng bags, di ba? No, kasi I never buy bags talaga, Sister Ye. I receive bags, so marami nagre-regalo sa akin. Hindi naman mamahalin, mga 2,000 lang, mura na yun. Pero ako, hindi, I will never, ako Sister Ye, I will never buy a bag that costs 1,000+. Hindi talaga, hindi po tagapanig sa sa mga branded. Hindi talaga, siguro nga, dahil napalaki kami na wala kami pakalam sa brand. Di ba, nung bata kami, ang malaga lang, may kinakain ka. Anong tinapa yan? Basta may Sky Flakes, okay na kami. Pag may lagnat ka, may Sprite, okay na. Di ba, it doesn't matter exact na ano ba yung brand ng bag mo, ng shoes mo. Mahalaga sa amin nun, may shoes ka. Wala nga palang shoes, slippers lang, no? Di ba? Kasi nakatawa na yung sapatos mo, slippers. Ang mahalaga, nakapasok ka. So yung mindset namin is, kahit ano pang ulam mo, ang mahalaga, nakakain ka. At busog kami. Kumain man kami ng tuyo at ng talbos ng kamote, kinain mo man chicken, joy, pareho lang tayo nabusog. So ako, ganun pa yung mindset ko talaga, Suye. I don't come into names or brand. Kahit sa mga watches, siguro sa phone kasi parang ano lang siya, sa tagal din naman nag-work. And that's, I work hard for that naman. And I made sure naman na, alam mo yun, na it's fair. At kailangan mo rin naman, kung 4 na taon mo siyang magagamit, di ba? It's quality. A good investment din naman kasi magagamit mo siya. Hindi siya yung once lang, but it is needs, Pero kung kayo naman, mga kabataan, wala kayong trabaho, huwag kayong mag-demand ng mga iPhones, may mamahaling mga gamit. Kasi bakit? Kasi you don't deserve it pa. Pero yung managtrabaho na, magtrabaho nga, ayaw bumili ng mamahaling gamit. Kasi ako, parang sayang yung pera, di ba, Sister Yen? Sayang talaga ang pera. Lalo pa yung mga bags. Ano yung bags na may brand? Di ba? Hindi naman tayo nasa high society para pagandahan. Di ba? Para, oh, bags ko Aldo. Hindi ka naman bags ko online LV. Di ba? Oh, bags ko, ganyan. So, Gucci. So, parang, para saan?
Diba? Ito yung mga bagay na magaling tayong bumili ng mamahaling gamit pero napakadamot natin minsan tumulong. And that cannot be trained alone sa labas. It should be at home. Kaya sabi no, ni Ellen G. White, we have to ask for the Holy Spirit to give us wisdom. Kasi ang Holy Spirit, hindi kayo tuturuan bumili ng mamahaling gamit. But then the Holy Spirit will tell you exactly that you have to live simply. Na parang mas unahin mo rin yung welfare ng iba kesa dun sa kapritsyo ng katawan mo, di ba? Halimbawa, may sabon, dalawang sabon. Pero mas gusto mo yung brand ng isang sabon kasi sikat siya, mas mahal nga lang yung isa ayaw mo. So minsan may mga ganun, no? God is pleased in a sacrifice that we make. Hindi siya dun sa gaano kalaki, but then the sacrifice. Yung nagsasacrifice tayo sa isang bagay. Yun ang inanelenjoyed sa economy na we sacrifice for others. Hindi lang yun, ay, kaya mabigay ng 5 pesos, o ayan. Pero walang sacrifice kasi ano bang mabibili mo sa 5 piso? Pero kapag nagsacrifice ka ng that day na parang, ay, kapag kain ko ito mamaya, ay wag na lang, ibibigay ko na lang. That is what we call sacrifice, di ba? So may mga bagay na kaya dapat iniisip natin. And the Holy Spirit will inspire us. The Holy Spirit also, I believe kasi Sir Ye, the Holy Spirit talaga will inspire us, will tell us, to guide us exactly what we have to spend and where should we spend it. Di ba? Kung hindi naman kailangan, no, linggo-linggo ka nasa bakasyon, ay grabe naman. Di ba? Wala naman tayong pakialam sa pera ninyo. Totoo naman, that's your money, it's your money. Diba? Pero yung tanong na, are we a good steward lagi? Karapat dapat ba yung ginagawa natin sa Panginoon? Yung baka kasi pagbili natin ng mamahaling mga gamit, ng mga bags, ng shoes, clothes, yung mga branded clothes. Kaya yung mga bata ngayon, okay na lang sa Shopee na bumibili, China. Ang malungkot naman, everyday may bagong damit. Kasi mura. Sabi ko sa ano ko, tama na, maawa na kayo. Pagod na akong marinig yung mga pangalan ninyo. Araw-araw na lang. Tapos, makyut naman mga damit nila, 30 pesos, 40 pesos. Pero kung hindi naman kailangan, sabi ko nga, kahit mura yan, kung hindi naman kailangan, pangangailangan, huwag na. Kasi okay, hindi rin talaga siya karapat-dapat sa ating panon. Kasi we, instead of using that money to help sa mga taong mas nangangailangan, nagugutom, nauuhaw, bakit hindi natin ipunin, di ba, Sister Ye? Okay, thank you. So, punta tayo sa question number 7. Napakaganda, no? Sabi po ni Ellen G. White, what does it mean with, ito po, he that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. So, ano bang ibig sabihin nito, Sister Sha? Kasi sa paglilingkod natin, kung sino daw yung mas mahal ang ating mga buhay, ito daw ay mawawala sa atin. Ano bang ibig sabihin nito? Ito ba yung, ay, pagkatakot kang mamatay, ikaw yung mamamatay, di ba? Parang, actually, magbigay lang ako ng konting example para i-relate dito. Yung Express Yourself na book na tinuturo ko, napakagandang libro na to, sabi daw po is, death is a comma. It's not a period. So kapag pinapa-interpret ko sa estudyante ko, nahihirapan siya, sabi ko, you should be a legacy. Ibig sabihin, ang isang, diba parang mga hero, pag namatay sila, diba, hindi natatapos yung buhay nila. Nagiging leksyon sila at sila'y mga patutuo sa mga future generation. Ang tanong, tayo mga kabataan, or tayo matatanda, Sister Sha, challenge to sa atin, pagba tayo ay nawala dito sa sanlibutan, ano bang maiambag natin sa lipunan? Di ba sabi nga, huwag ka na mag-criticize, wala ka namang naiambag, mga ganyang term. Kaya kami mag-asawa, minsan nag-uusap kami, parang, paano kaya pag namatay na tayo, sino kaya magpapatuloy ng ayon sa kasulatan? Yan. Magpapatuloy kaya ito ni Amber, ni Alex, ni Kyle, mga future generation. Pero naka-upload na kasi sa YouTube yung videos namin. Kaya kahit kami mawala, parang 9 years na kami nagpuput dyan sa YouTube channel ng asawa ko, ay nandyan na po yan. Hindi na yan mawawala. Kaya sa mga kabataan, dapat ang laging tanong, kung kayo ay mawawala isang iglap ngayon, ano kaya ang pag-iisipan ng mga tapang na, ay, tama lang mamatayan, batik yan sa lipunan, or naku, sayang yung buhay niya kasi marami siyang na-inspire na kabataan. Actually, may napanood nga akong balita, isang bata, ang ginagawa niya, Sister Sha, tuwing bakasyon, nagsisave siya ng kanyang, pag binibigyan siya ng pera ng mga tito-tita niya, tapos pagpasukan, ibibili niya ng 5 pirasong notebook at isang papel at isang pencil. Sabi niya, mama, may classmate kasi ako na wala siya gaanong notebook, parang yung mga tira-tira lang sa mga, alam
niya yung mga tira-tira sa likod, yun ang ginagamit. Kaya sabi niya, naglaan ako ng pangbaon ko tsaka bigay ni na tito para maibigay ko to sa classmate kung mahirap. Di ba mga kapatid, ang sarap sa pakiramdam. As early as 8 years old yung bata, natuto siyang mag-save ng pera para makatulong sa classmate niya. Walang pambili ng school supplies. Kaya sa mga kabataan, naiisip niyo bang lingapin yung mga classmates ninyong walang makain or walang mga pambili ng gamit. Ayan si Brother Fernando, no? I-quote ko lang. Nung nag-work pa po siya dyan sa Patnubay, na siya ay teacher, eh di syempre ang payslip ako nakakita. Araw-araw ko naman pinagbabaon, sister siya. Abay, napakalaki ng kantin. Sabi ko, bakit ang laki ng kantin mo? Ulit dito ang sweldo mo. Ang kantin mo, 1,000 plus. Sabi ko, may baon ka naman ng lunch. Sabi niya, huwag ka nga maingay. Mag-usap na lang muna tayo. Tapos sinabi niya na, mayroon pala siyang estudyante na hindi kumakain, sister siya. So, nang nakita niyang hinimatay, kinausap niya. Hindi daw pinapabaunan ng mga lolo at lola. Pero ang nanay ay nasa abroad nang papadala ng pera. Pero siya, hindi siya binibigyan ng pera. So, buti hindi pinakulong. Hindi naman. Grade 2 lang ang bata ate siya. So sabi ni bro, punta ka sa kantin. Kain ka doon, palista mo sa pangalan ko. Nung nalanda ko, ay okay lang palahan. Sige, sabi ko, sige, okay lang kahit makaltasan ka, no problem. So dapat po tayo ganun, gumagawa tayo ng mga bagay na, alam mo, sabi ng bata sa kanya, sister siya, Brother Camacho, sana makita kita paglaki ko para mapasalamatan pa kita. Nakakatawa, no, sa mga simpleng bagay, akala ko sana pupunta sister siya, kasi mga kantin mo, 1,000 plus, kasi saan kumakain ha? Ano, kumakain ka ba lagi ng ano dyan, ang fam, sabi, hindi, ano, kasi may bata doon, laging guto. Yung pala, hindi siya nabibigyan ng pagkain. Yung mga simple ways, kailangan din, ayan si Alex, sinuturoan ko yan. Yung sabi ko, oy, yung teachers mo parang ako. Pag ako gutom, kailangan ng pagkain. So pag yung teacher mo, nagsabi na gutom ako, shout out kay Ma'am Jojane, si Alex, sikreto nagpadala ng pagkain sa teacher. Tapos inalam talaga ng teacher ko sino nagbigay. Si Alex, tuntuhay hindi kasi gutom na yung teacher. Si Alex ay sikreto nagbigay ng pagkain sa table niya. Turo natin mga anak natin. Kasi sabi ko, ang teachers, parang tayo yan eh. Nagugutom, nai-stress. So kung meron tayong extra baon, bigyan din naman natin ang malalamig na sister siya, diba, sa'yo, sa school mo. May nagpapadala sa inyo ng malalamig na drinks kasi mainit ang panahon. Di ba parang mararamdaman mo, I'm valued with my students. So napakasarap po turuan natin mga anak natin na magkaroon ng pagpapahalaga dun sa mga tinatangkilik nila. Okay, sister siya, baka may dadagdag ka dyan. Ayan, so maganda yung mga examples natin, yung mga kabataan pagtulong. Sabi nga sa atin, oh, he that loveth his life, di ba? In this world, we'll lose it. So, sa atin, no, kapag we value more of worldly things talaga, yung mga bagay na puro pang salibutan, parang puro akin, sa kasiyahan ko, para sa pagtatapos ko, para sa future ko. It is everything for yourself, actually. And once you love yourself more than God, you will hate God's design. Kasi, syempre, pag dun sa love, ano, sa ating Panginoon, you will do exactly what Jesus Christ had done sa sanibutang ito. And that's what God wants us to experience, eh. Yung kabutihan ng puso ni Jesus, ano, at sa kanya kasi, sabi nga rin ng mga alagad, silver nor gold we have none, di ba? Wala sila, eh. Parang meron sila yung pabalita ng Panginoon. Kaya nga, di ba, bakit yung mga manggagawa ay binigyan taga ng Panginoon ng alin, ng panahon na sila ay maglakbay at mangaral. At wala silang mga ari-arian kasi iniwan nila. Even yung family nila, di ba, iniwan nila sa paglilingkod. Yung sabihin, they never acquired something in this world. Kasi wala silang i-look back. Wala silang panghihinayangan, di ba? E sa panahon natin ngayon, we are in a convenient life talaga, no? Masarap mabuhay. Na kahit yung mga maliliit na effort natin sa pagmimigay ng trucks, pag mainit, ayaw nating sumama. Ayaw na natin magdala kasi ang init, eh, di ba? So may kita natin minsan yung effort alone, no? Pagbibigay man lang ng tubig sa mga nadadaanan nating nauuhaw. Minsan ngayon sa mga ano, mga traffic enforcer, maganda kasi dun sa binakayan, meron silang program na parang tawag dito yung sa kalsada, parang may ang tawag dun sa pathway ba yan? May ganun silang term na ginagamit sa pagtulong na kung saan the community, the church alone helps talaga and they will sacrifice ng amount for that Sabbath, no? Hindi lang siya sa ibang tao, kundi mismo yung mga kapatiran sa iglesia ay tinuturuan pati ang mga bata maki-involve na parang, sige, magbigay kahit 50 pesos a week
O kaya kung maliit o 20, kung ano lang kaya yung amount. And they would buy something like water, tinapay, o kaya prutas. Then they would give that to the people na nasa malansangan talaga. Then, that's a good value, no? Na kung saan, sa maliliit na bagay, tuturuan natin tayo, natin sila magbigay. Sa mga bata natin, yan. So, we are teaching them to be, yung, ano, yung may sympathy and empathy, diba, sister? Yeah. So, mahalaga sa kanin. Bakit, no? Kasi, alam natin na yung ating buhay, whatever we acquire in this world will only in this world. Hindi natin siya madadala talaga sa langit na bayan. At ito yung minsan na nakalimutan natin kahit ating mga magulang, no? Mga kabataan natin na pinaghihirapan natin ang bagay sa sandibutan pero hindi natin ito madadala. And then sad nga, sabi nga ni Brother Jasper, no, yung ganyang kaibigan sa Saudi, bata pa, 20 plus na, 29, tapos, 2 buwan pa lang sa Saudi. Yung mother niya, napakatagal na sa Saudi. Bumata ng Saudi, nangamuhan, iniwan ang kanyang mga anak sa Pilipinas para mabigyan sila ng mabuting buhay. Kaso no, Friday night, lumabas ng alas mga gabi na, tumawid sa highway na bangga ng kotse, sister ye. Patay on the spot. Eh, di ba sa Saudi, ang bibilis ng mga sakyan, ang haba nung highway. What I'm telling is, minsan kahit anong effort natin, no, whatever we acquire in this world, iiwan talaga din natin. It will not matter alone kahit mamatay tayo, kahit sabi ko, napakalaki ng malupain ng mga kapatid, okay, no, may-ari ng mga villages na ito. Pero ang tanong ko, gaano lang ba kalaki maiuwi mo? 6 feet below the ground. Diba, gaano lang ba karami kapag sinuno ka, na-cremate ka, earn, ganito ka lang kaliit. Diba? Pero yung araw-araw mong pag-worry, araw-araw mong pag-acquire, at kala mo sa'yo lahat, no, and it is very, life is so short. Kahit pa sabihin mong 19 years old ka na, pag nasa 90 ka, isipin pa rin na life is too short. Kasi, ano yun mo naman yan? So, may mga bagay talaga na sayang. Pero kasi sa panahon natin ngayon, sister Ye, ito talaga yung focus ng kaaway. Yung ma-distract tayo sa langit. Ma-distract tayo dun sa mga bagay na makalangit kasi alam niya, kapag na-distract tayo, mawawala yung worthiness natin na gusto natin punta sa langit talaga. Ayaw natin pumunta kasi we feel comfortable here. Diba? Kaya mahirap. Walang langit sa kanila kasi ay mga mayaman kasi inisip nila yung lupa mismo ay langit na. Sabi, ba't ba tayo mag-iipon sa langit? Eh, dito tayo mag-iipon sa lupa. Kasi wala naman tayong maiipon doon. Pero sa idea natin bilang mga kapananampalataya, tayo po kahit hindi tayo nananampalataya sa Panginoon, isipin natin na ang buhay natin ay sandali lamang. Ano man yung bagay na pinaghihirapan natin, ganda man yan, kalusugan man yan, kayamanan man yan, trabaho man yan, soye, status man yan, doktor ka man, o sino ka pa man, title, sabi nga nung makasama ko, ma'am siya, tapusin mo mag-PhD ka na. Bakit? Para marami nakalagay sa pangalan mo. So, kung lalagay yan sa tomb, eh yung aking tombstone, ang lalagay lang doon, yung araw na pinanganak ka at pagkamatay mo. Hindi naman lalagay doon MBA, LPT, PhD, diba, MA, walang ganun. Ibig sabihin, that's only how we live in this world. It's not those things, but it's only about us na kung saan, how we live. Kaya sa ating Panginoon, if we treasure our lives in this earth, we will lose it talaga. Talagang yung kaligtasan, yung kahalagahan ng kaligtasan, ay hindi natin mapapahalagahan kasi nakafocus lang tayo sa sige, sa makamundong mga kayamanan. Okay, thank you. So sabi nga po ni Miss Ellen G. White, in service, we may lose our lives, but when Christ comes to gather His jewels to Himself, He will find it again. Kung tayo po ay nasa paglilingkod sa Panginoon, anytime po tayo mawala, hindi tayo matatakot kasi alam natin, meron tayong looking forward for eternal life. Pero sa mga taong walang Kristo, hindi nila iniisip, takot sila mamatay, takot sila mawala ng ganito, kasi wala po silang security. Pero kung tayo ay maglalaan ng ating buhay sa mga kabataan, ngayon pa lang as early as young you are, maglaan tayo ng ating time, ng focus sa Panginoon, then we don't have any fear. So wala na mga depression na yan, sister siya, kasi alam yung secured kayo sa kamay ng ating Panginoon. At anytime may mangyari sa inyo, kayo ay kampanting ano, haharap sa ating Panginoon kung tayo may mabawian ng ating buhay. Kaya nga medyo nalulungkot ako, sister siya, gawa ng, di ba, namatay yung aking classmate, nagka-chat-chat kami, marami na rin palang nawala sa amin. Talaga? As
early as young age, may 40, nagkaroon ng high blood, ay nawala. So, kung hindi natin pahalaga ng buhay natin, ay baka hindi tayo magkaroon ng kama, baka yung pagkamatay is talagang period na lang. Wala tayong maiambag sa ating lipunan. So, napakahalaga na i-inculcate or ilagay sa isip na ating mga kabataan ang kahalagahan ng ating buhay at paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan huwag tayong masyadong pumokus sa ating mga pangsariling mga wants, okay? So, kailangan po tayo ay maglingkod kasama ng ating ba. Napakasarap kasi na naglilingkod ka at kung anytime kabawian na buhay, ikaw ay maligayang sasalubong sa kanyang ikalawang pagparito. Ayan, so sa aming mga taga-subaybay, we don't have enough time at last na tapos na rin po ang segment po naming Lessons in Economy. Kaya bago po magbigay po ng huling pananalita si Ate Sha, kung ano kaya, bakit kaya mahalaga maunawaan ng ating mga kabataan ang mga aral, paano sila humawak ng kanilang mga pinagkatiwalang lahat, ano, hindi lang to financial, gano'n rin po ng kanilang mga buhay, paano maging magandang steward. So, babati po muna ako, no, kasi nga, shinare ko to sa batch 97 namin, so may mga classmate ako nag-shout out. So, babatiin ko po ang aking batchmate na si Nonong Garcia, sabi niya, shout out po, mate Yellen. And then, si Eddie Aguilar, sabi niya po, good afternoon to everyone, and this is early 7 strike line, good afternoon. And then, si Gerson Andrade Malunes, so maraming salamat. Sabi niya po, siguro ito'y napuntahan namin doon sa ano, sa Batangas. So anyway, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ikaw, Sister Sha, baka may babatiin ka okay pa. Okay po ako. Wala na? Okay, so dagdag ko na rin si Jeneline Lopera. So shout out sa iyo, sa inyong mga mahal sa buhay. Sina Mami at si Daddy, they are watching. Sino pa po ba? So punta mo muna tayo sa ating live viewers. Baka may nakaligtaan po ako. At baka may magtatanong. Ang sasagot po ay si Sister Sha. Ayan, so parang wala naman po ako nakaligtaan. So Sister Sha, magpapasalamat na po ako sa inyong mga taga-subaybay. At nawa ay patuloy po kayong mantabay. Kasi susunod na po dito ang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. So makikita yung get up ng asawa ko. Ako'y tonto. Batang bata. Father Patrick Gonzalez, dapat manood ka kasi makikita mo na si Brother Fernando na kaano ba yan? Ako si Bonjing. Okay, so shoutout din kay Ate Grace Cleopas, she's watching. And then, yan Sister Sha, kung wala ka nang babatiin, maybe we can close our program. Ano ba ang mga kailangan matutunan ng mga kabataan sa ekonomiya ng kanilang buhay? Ayan, so pagdating sa ekonomiya na ating buhay, lagi nating iisipin, no, ang lahat ng bagay ay nagmula sa Panginoon. Ano mang meron tayo na ating pinapahalagahan ngayon, ito ay galing din sa Kanya. Wala talagang sa atin, mga kabataan. So, it is important for us to value what God has given to us, either talents man yan, financial man yan, karunungan man yan, abilities and skills man yan. Kailangan nating itong gamitin at ingatan at i-share, ano po. Sabi nga sa atin na kung saan ang mga bagay na ito ay lilipas, ngunit ang sata ng Panginoon ay mananatili at magagamit talaga natin ito. Ang mga sacrifices natin pagdating sa economy, sa financial, sa pagtulong sa ating mga magulang, ay makikita rin naman ang mga kapatid natin sa labas na liwanag, ano po, ng ating mga kabataan, ganyan na kalang mga magulang, ay mahalagang ehemplo ng isang, ano po, community na kung saan hindi lamang sa loob na iglesia, kundi we practice what we preach and then let us value God's treasure. Ano po, sabi nga sa atin na ang Panginoon mismo ay nag-decline sa mga, ano po, mga treasure na inalok sa Kanya ng kaaway, na kung saan mismo ang kaaway ay personal siyang sinabi na sa lahat na nakikita mo, lahat ng natatanaw mo, lahat ng nakikita mo ay sa iyo, ibibigay ko sa iyo, ikaw lamang ay sumamba sa akin. Ngunit ang ating Panginoon ay hindi na there, ano po, na sumunod sa kaaway. Tayo po kaya mga tao, kagaya din naman ng Panginoon Jesus, ay tayo tinutukso talaga ng kaaway. Kaya tayo po ay maging matalino. Hingin po natin ang tulong ng Banal na Espiritu upang sa ating ikalalago, upang tulungan tayo ng ating pong Holy Spirit na ma-enlighten, no, how to be a good steward when it comes to financial, when it comes to talents and skills, sa lahat ng mga bagay na ipinagkab sa atin ng Panginoon. At pahalagaan natin ang bawat isa na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi lamang sa ating sarili, kundi ang ating buong pamilya. Okay, Sister Sha, bago ka mag-closing prayer, Brother Don, paki-flash naman ang ating talata. Pwede po natin buksan sa Psalms 58, verse 11.
para ma-practice si Alex. Psalms 58:11. So sabi po dito, English lang po. Pwede naman Tagalog, pero English. Psalms 58:11. Psalms 58:11. 58:11. Yan. Sabi po dito sa mga taga-subaybay, so that a man shall say, verily there is a reward for the righteous. Verily is a God that judgeth in the earth. Na ano pat sasabihin ng mga tao, katotohanang may kagantihan sa matuwid. Katotohanang may Diyos na humahatol sa lupa. Kaya sa mga taga-subaybay namin at sa amin din, dapat isipin natin ang ating ginagawa. Ito ba ay nakakalugod sa paanan at sa paningin ng Panginoon? Ito ba ay para lang sa ating sarili? So Sister Shano, so maraming salamat po. Ayan, sa ating mga taga-subaybay, samahan niyo po kami sa isang panalangin. O dakila namin Panginoon Yesus, kami po sa hapong ito ay nagpapasalamat sa karunungan, Ama, na mula sa langit na kung saan ay tinuruan niyo kami. Hindi po aming mga kabataan, mga kaibigan na nakikinig ngayon na kami ay magkaroon ng pagpapahalaga, Ama, sa bawat sentimo na ay pong hinahawakan na ito po'y magamit namin, Ama, sa ikapupuri na iyong pong dakilang pangalan. Tungulungan niyo pong bata sa amin na pahalagan, Ama, ang mga biyayang binagkaroon sa amin upang kami ay tawaging mabuting mga katiwala. Pagpalaan niyo po ang mga magulang, ang mga anak, at nawa sila, Ama, ay magkaroon ng pagkakataon inspired by the Holy Spirit, Ama, na kung saan ay magamit nila, Ama, ng tama at ayon sa inyong banal na kalooban ang bawat mga pagpapalang ibinigay niyo sa amin. Pahalagan namin ito, Ama, ganito ang kaligtasan na ipinagayon sa amin sa dugo ni Jesus. Panasamahan niyo po kami muli, Ama, sa masunod na mga pag-aaral, ganito ang mga kapatid namin sa online, ganito sa mga namatayan, Ama, sa kanang pong mga naiwan, sila po inyong i-comfort, ganun po ang mga pamilyang ito ay makita po nila ang tunay na pananampalataya at ganun po gamitin kami sa hapong ito bago sa amin na maging pagpapala sa aming komunidad, ganun po sa aming tahanan. Ito po amin niling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Lamang ang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanulog. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan.